Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na ito. Muli, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos upang tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos, mga tagapakinig na naghahanap ng tunay na kalinga sa salita ng Diyos, tayo po ay lalong manangan. At salamat po, One Heart, sa ministry na inyo pong patuloy ginagampanan sa kalooban ng Diyos, sa Kanya po ang papuri at ang kaluwalhatian atin pong ibinabalik dahil tayo po ay isang instrumento lamang. Ano ho? At salamat dahil kayo po ay binigyan ng ganitong desire upang ang gawain ng Panginoon ay lalo pang lumawak at maibahagi, maipangaral ang salita ng Diyos, maabot ang iba't ibang lugar kung saan man kayo naroon ngayon na nakikinig ng ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Mahalaga po na ito po ay ating bigyang pansin, pagtuunan po natin ang pag-aaralan natin, what is appreciation to God? No, napakalaga po nito, no? Dahil alam niyo po, marami po sa atin kung saan nakakalimot. No? Kaya ito po yung maging paalala ngayon na ating pag-aaralan, what is appreciation to God? Bago po tayo magpatuloy, tayo sumandaling manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa mga oras na ito na kami po ay narito upang ikaw ay aming katagpuin sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming pag-unawa at ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Maging pagpapala at kaluguran mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami at pakalinisin sa aming mga pagkukulang. At ang salita mong aming pag-aaralan ngayon ay siya naming nawa, maipamuhay at aming panghawakan sapagkat ikaw ang nangako na kung saan kami po ay hindi niyo iiwan at pababayaan. At ikaw lamang po ang dapat na aming lugurin sa buhay na ito. Dahil kung wala po kayo, ay wala rin po kami. Salamat po sa pagkakataong ito, makapagbahagi ng iyong salitang ilungkod, ay gamitin niyo po at ikaw ang mataas at ako po ay mababa. Lord, ito'y hiling at dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Pinamagatan po itong what is appreciation to God? No, tiningnan ko po si Webster, sabi po doon, pag sinabing appreciation, a feeling or expression of admiration. Okay po? A feeling or expression of admiration. Approval or gratitude. I want to express me appreciation for all you've done. Na po. So, bakit natin kailangang i-appreciate ang Panginoon? We believe that God do something sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 105 verse 1 to number 4. Psalms 105, you have your Bible, open it and read with me. And the Bible says, verse number 1, O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people, sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Verse 3, Glory in His holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Verse 4, Seek the Lord. And His strength, seek His face evermore. Wow! Napakagandang aralin na kung saan ito po nawa sa atin na mga tagapakinig, magbigay paalala at ito po ay magbigay ng
encouragement sa bawat isa pong tagapakinig. Dito lang muna po tayo magtutuon sa ating binasa, dapagkat ito po ay napakahalagang paalala po sa atin. Marahil sa sounds familiar sa ibang tagapakinig, napakadali naman ng mensahe na ito na kung saan ating pag-aaralan. Masasabi natin madali. Yes, madali sa panidinig, pero sa katunayan, marami po ang nadadalian, ngunit marami po ang hindi nakagaganap nito. Kaya ito po'y maging paalala po sa atin. Naho. So, dito po sa ating binasa, number one, makikita po natin sa ating pag-aaralan. Number one, sabi doon, O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Okay po? So, number one, makikita po natin, ma-appreciate lamang po natin ang ating Panginoong pinaglilingkuran na siyang ating pinagtitiwalaan by giving Him thanks. Amen? By giving Him thanks. Bakit tayo magpapasalamat? Bakit natin kailangan i-appreciate ang Diyos? Because He has done something in your life. Amen? May ginawa po ang Diyos sa iyo at sa aking buhay na kung saan kung iisipin po natin sa bawat minuto, sa bawat pagtulog at sa bawat paggising at sa bawat paglabas mula sa iyong tahanan at sa bawat panahong ikaw ay nasa paglalakbay, saan ka man naroon, iniingatan ka ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. At may mga pagkakataong minsan, alam niyo po, maraming umalis sa kanyang tahanan na hindi na nakabalik. Amen? Subalit, napakabuti ng Diyos, ikaw ngayon, nasa kalalagayang kang ligtas. Marahil galing ka sa kung saang lugar, pero iningatan ka ng Diyos, nakabalik ka sa iyong tahanan na ikaw ay payapat ligtas. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. At bigyang pasasalamat natin ng Diyos because He has done something in your life. Na po, isipin mo ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, sa buong maghapon, sa buong araw. At hindi lang yon, alalahanin po natin, ilang taon ka na ngayon? Ha? Sample po ako, sa aking edad, I'm 28 years old. Noho, hindi ko na po yan pinagkakaila sa inyo. I'm now 28 years old. Noho, at nagpapasalamat ako sa loob ng 28 years old of existence sa mundong ito. Nagpapasalamat ako dahil sa Diyos na nagbigay ng buhay sa akin at sa pamamagitan ng aking mga magulang na ginamit ng Panginoon. Ako po ay lumaki sa isang tahanan na kung saan maka-Diyos at may takot sa Diyos at ibinahagi nila sa akin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan na kay Kristo at hindi na sa anumang gawa ng tao. At ngayon nakamtan ko at naunawaan ko at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ as my Lord and personal Savior, ako po ay naligtas. Kaya laking pasasalamat ko po. Give thanks unto the Lord. Amen? Patutunan po natin magpasalamat. I-appreciate natin ang Panginoon. Bakit? May ginawang Diyos sa iyong buhay. Noho? At hindi natin kayang tumbasan ang anumang pagpapala at tugon sa iyong mga dalangin na ginawa at tinugon ng Panginoon. Amen? Kaya give thanks. Number one, ma-appreciate mo lamang ang Diyos by giving Him thanks. Ang dami pong ginawa ng Diyos. Hindi na natin mabibilang sa ating kamay. No, napakarami ng ginawa ng Diyos. Kaya sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa pagpapatawad ng kasalanan ng Diyos sa iyo, at pagtubos ng Panginoon sa iyo at pagbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo at sa akin, no,
Wala po tayong maging bukang bibig, kundi ang pasalamatan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. No? Give thanks unto the Lord. No? Halalan niyo po ang awitin, give thanks. Napakagandang awitin po noon. Okay po, pangalawa. No? How to appreciate God? Paano natin siya makikita? Paano natin ma-appreciate? No? In what ways ma-appreciate natin ang Panginoon? In what ways? Pangalawa, number two, by praising Him. Nakalagay po ba yan dito sa ating binasa? Verse number two, the Bible says in Psalms 105 verse number two, sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Amen? Sabi doon, sing unto Him. No? Paano natin ma-appreciate ang Panginoon sa buhay natin? By praising Him. Amen? Anong ibinigay ng Diyos sa iyo? Hindi lang buhay, hindi lang lakas, no? Hindi lang talino, no? Anong binigay ng Diyos sa iyo? Binigyan ka ng magandang boses. Hindi ka lang maganda, hindi ka lang pugi, no? Mayroon ka pang magandang tinig na ibinigay ang Diyos. Shout to the Lord and sing His name, His holy name. Praise His holy name. No? Purihin natin ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay na mayroon ka, na ipagamit mo yan sa Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan ng buhay mo, ang Diyos ay malulugod. At makikita ng Panginoon kung gaano mo siya pinapahalagahan. Paano mo siya ino-honor sa iyong buhay? Paano mong na-appreciate ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng iyong pagpupuri. No? Sing unto Him. No? Alam niyo po, sa salita ng Diyos, ang dami po ditong matututunan nating mga awitin. No? At ito po na isinulat ng isang mga awit ay isang pong napakagandang paalala po sa atin. No? Na sa kanyang buhay, naku po, makikita niyo po yung lahat ng pagpupuri na naging bukang bibig niya dahil nakita niya ang kadakilaan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? May ginawa po ang Diyos sa iyong buhay at sa aking buhay kung kaya ikaw ay nasa magandang kalagayan ngayon. Amen? Ano man ang sitwasyong dinaraanan mo sa buhay mo, kaibigan, kapatid, no, nasaan man ang buhay mo ngayon, ano man ang kalalagayan mo ngayon, huwag mong kalimutan magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Bakit po? Yan lamang ang paraan para ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos na ginawa niya sa buhay mo at sa buhay ko, ay mabigyan natin siya ng parangal. To appreciate God by giving Him thanks, by praising Him. Anong sabi dyan? Sing unto the Lord. Sing unto Him. Sing psalms unto Him. Talk ye of all His wondrous works. No? Napakaraming ginawa ng Diyos na himala sa buhay natin. Sabi nga ng aking napakinggang mga ngaral, ni segundo, hindi mo kayang dagdagan ang buhay mo kung hindi bibigay ng Diyos sa iyo. No? Kaya tayo nabubuhay, kaibigan, kapatid, mga minamahal, dahil ang Diyos ay mabait po sa atin. Mapagmahal sa atin. No? Mahabagin sa atin. No? Kaya ang ginawa ng Diyos na himala, na kadak, kagilagilalas, kumbaga, nakadakilaan sa buhay natin. Wala po tayong pwedeng ibalik, kundi ang pasalamatan at siya'y ating papurihan. Pangatlo, apat lamang po ito. Sabi ng verse number 3, glory in His holy name.
Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Glory ye in His holy name. Wow. Sabi ng Salmo, glory ye in His holy name. Ang Diyos po ay banal, mga kapatid. Amen? Ang Diyos po ay matuwid. Walang kapintasan. Sino tayo sa harap ng Diyos? Ang tanong, sino ka sa harap ng Diyos? Mula noon hanggang ngayon, mula sa iyong talampakan hanggang sa iyong tuktok, no? Kilala po tayo ng Diyos. Walang anumang bagay na hindi alam ng Diyos sa ating buhay. Aminin po natin, tayo po ay marumi, makasalanan sa harap ng Diyos. Subalit, salamat dahil ikaw at ako, bagamat tayo'y makasalanan, hindi karapat dapat. No? Ang tulad ko'y hindi karapat dapat. Ngunit sa biyaya ng Diyos, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Bagamat ako hindi karapat dapat, ako po ay inilagay niya sa ganitong gawain ng ministeryo, paglilingkod, ng pangangaral ng salita ng Diyos. Upang ako po ay maging isang daluyan ng pangangaral, ng pagbabahagi ng kaligtasan ni Kristo. Bakit? Bakit ko ibabahagi yon? May ginawa ang Diyos sa buhay ko. Ang tulad kong makasalanan ay Kanyang iniligtas. Oho. At ikaw, kung hindi ka paligtas, kaibigan, hindi pa huli ang lahat, narito si Jesus Christ, nagpapaanyaya sa iyo. Sabi ng Panginoon, come unto me. Come unto me. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba sa buhay mo? Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Sampalatayanan mo siya. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At sabi ng Panginoon, mula ngayon, pag ginawa mo yon, ikaw ay maliligtas. At doon mo lang marirealize sa iyong buhay, napaka dakila ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. At hindi pa uli ang lahat, sabi ko nga, sabi ng Panginoon, tatanggapin niya ang papuri mo kapag ikaw pinagtiwalaan mo si Kristo. Naho, alam niyo po, sabi doon, glory in His holy name. Umaawit po tayo kung minsan sa mga awiting makamundo na hindi ang Diyos ang naluluwalhati. Marami po tayong mga inaawit minsan na kung saan ang Diyos hindi natutuwa sa ating mga inaawit. Bakit? Sabi nga, dahil tayo po ay naaalipin kung minsan ng mundong ito sa pamamagitan ng mga musikong ating napapakinggan. No? Kung minsan, yun ang nagiging bukang bibig natin. No? Pero ang tanong, naluluwalhati kaya ang Diyos? Hindi po. Maluluwalhati mo lamang ang Diyos kapag pinuri mo siya at siya ang iyong binigyang halaga sa iyong buhay. No? At siya ang naging sintro ng iyong buhay. At siya ang naging Diyos, Panginoon ng iyong buhay. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, mga kapatid, magpasakop po tayo sa kalooban ng Diyos. Matutunan natin magpasalamat. Umawit. No? At tayo po, ibigay natin ang glory sa Panginoon. No? Ibalik natin ang papuri sa Kanya. Sa anumang ating na-achieve, hindi po dapat, hindi po dapat ito ay ating angkinin. Anumang ating na-achieve sa buhay na ito,
balik natin ang papuri sa Panginoon. Ako, ano yung una? By giving Him thanks. Ano natin ma-appreciate ang Panginoon? By giving Him thanks. Pangalawa, by praising Him. Pangatlo, by honoring Him. No? By honoring Him. Honor mo ang Panginoon. No? Gaya ng pagmamahal mo sa iyong magulang, no? Gaya ng pagmamahal mo ng, sa iyong magulang, sa nakita mong pagsakripisyo ng iyong magulang sa iyo, at pinasalamatan mo siya, no? How much more ang Panginoon, masigit ang ginawa niya sa iyong buhay. Araw-araw siya po ang nagsusustain ng lahat ng ating pangangailangan. Binibigay niya sa iyong buhay mo. Bagamat nakakalimot tayo, ang Diyos hindi nakakalimot sa atin. Amen? Ang Diyos never nakalimot sa atin. Kaya ka ngayon buhay pa, ang Diyos hindi kanya nililimutan. Dahil may plano pa ang Diyos sa iyong buhay. Kaya anumang na-achieve mo sa buhay mo ngayon, graduate ka na ng pag-aaral mo, may trabaho ka na, balik mo ang papagpapasalamat, purihin mo siya, ibigay mo ang pagpaparangal na dakila sa kanya, at last, makikita po natin paano natin ma-appreciate ang Panginoon. Through prayer. Sabi ng verse number 5. Sabi doon, verse number 4. Seek the Lord and his strength. Seek His face evermore. Okay? So number 4, paano natin ma-appreciate ang Panginoon? Bigyan mo siya ng panahon sa pamamagitan ng panalangin. Amen? So, magbigay tayo ng panahon sa Kanya sa panalangin. Ang tanong, lagi ba tayong nananalangin? Lagi ba tayong nagpapasalamat sa Kanyang ginawa? Lagi ba natin pinupuri ang pangalan Niya? Lagi ba natin ibinabalik ang papuri sa Kanya? Lagi ba tayong tayo ay lagi nagpapakumbaba sa Kanya? Baka dahil sa mga naabot natin, nakalimot na tayo sa Kanya. Hindi kaya, nawala na tayo ng tiwala sa Kanya. Mga kaibigan, mga minamahal, lagi po natin paubaya ang ating buhay sa Diyos. Dahil kung ang kamay ng Diyos ay Kanyang itinikom na, wala na po tayong magagawa. Anong sabi rito? Seek the Lord. Sa anumang na-achieve mo sa buhay mo, lagi mong hanapin ang Panginoon. Sa anumang kalalagayan ng buhay mo, ikaw man ay nasa maaluan na kalagayan, hanapin mo ang Panginoon. Ang kamay ng Diyos ang naglagay sa iyo kung bakit nasa ganyan kang mabuting kalagayan. Ang kamay ng Diyos ang nagpala sa iyo kung bakit ikaw ay nakamtan mo lahat ng iyong pangangailangan at ang iyong mga kahilingan. Sabi doon, seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Huwag mong kalimutan ang Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay saan ka man na. Dahil kung wala ang Diyos na nanguna sa iyo, nagdala sa iyo sa buhay na mayroon ka ngayon, hindi mo mararating ang anumang bagay na nasa sa iyo ngayon. Okay? That's number 4. And last, by remembering His words. No? Paano natin ma-appreciate ang Panginoon? By remembering His works. Lord, ang dami mong ginawa sa buhay ko. Hindi ko kayang isa-isahin. Noho, ano pong pinaka-best nating magagawa? Salamatan natin siya. Purihin natin siya. Ibalik natin ang glory sa Kanya. Manalangin lagi tayo sa Kanya. Alalahanin natin lagi ang Kanyang mga ginawa sa atin. Doon lamang natin ma-appreciate.
Yun yung mga bagay na gusto ng Diyos makita sa buhay natin bilang mga anak. Ho, bilang mga anak. Mga kapatid, mahalin po natin ang simbahan na kung saan inilagay ka ng Diyos. Ho, dawa ma-appreciate mo na mayroon kang magandang simbahan na dinadaluhan, na nangangaral at nagtuturo sa iyo ng pagmabuting asal at mabuting paalala na nagagaling sa salita ng Diyos na ikaw hindi malihis ang iyong landas bagkos maging kaluguran ka ng Panginoon, ng iyong pamilya, ng iyong simbahan, ng iyong mga kaibigan, saan ka man dalhin. Lagi naroon ang kamay ng Diyos sa iyo. Amen? Remember His works. Lalahanin mo lagi ang Panginoon. Sabi doon, remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgment of His mouth. Amen? Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa. Wow, kagilagilalas. Diba? Mayroong ginawa ang Diyos na hindi natin kayang kumbasan. Hindi natin kayang bayaran. Ang tanging maibigay lamang po natin, no, ay ang siya'y pasalamatan. Ang siya'y papurihan. Ang siya'y ating bigyang panahon sa pag-alaala, sa pamamagitan ng paglapit, sa panalangin, at pagpapakumbaba. At siya ay lagi nating alalahanin sa lahat ng panahon. Salamat sa Panginoon. Conclusion na po tayo. Sa pagtatapos, mayroon po akong gustong ibahagi sa inyo na isang kwento na kung saan isang lalaking napakatalino niya, at kung minsan, no, alam niyo, sa katalinuhan, may mga taong iniisip nila mas matalino pa sila sa Diyos. Ang lalaking ito, isang araw ay naglakbay sa bukid. No? At habang siya naglalakbay, nakita niya po ang mga pananim doon sa bukid na kung saan, halimbawa po yung kalabasa. Ang puno po ng kalabasa ay hindi ganong kalakihan. Tama po? Pero nakita niya yung bunga, ang lalaki. Sabi niya, talagang ang Panginoon, ang Diyos talaga. Kung alin yung maliit ang puno, yung patuloy yung malalaki ang bunga. Sabi niya. Parang iniisip niya, hindi nag-iisip ang Panginoon. No? At lakbay na naman siya, nakita niya yung pakuan, nakasabit ang bunga, ang laki rin. No? Sabi niya, talaga naman, yung lalaki ng bunga. Samantalang may mga tanim, ako, ang lalaki ng puno, ang liliit ng bunga. Napagod po siya. At napaupo sa puno ng pili. No? At habang po siya nakaupo, alam niyo po ano nangyari? Nahulog ang bunga ng pili at tumama sa kanyang ulo. At doon niya na-realize at na-appreciate ang katalinuhan ng Diyos, ang wisdom ng Panginoon. Sabi niya, napakatalino talaga ng Panginoon. Buti na lang yung puno na ito, yung pili, ay hindi kasing laki ng kalabasa ang bunga. Dahil kung hindi, no, ay tiyak siyang namatay noong time na yon. Ano pong makukuha nating aral? Mga kapatid, learn to appreciate God's marvelous works. Kung ano ang ginawa ng Diyos mula ng mga nakaraan, ngayon at sa kasalukuyan, mayroon pang gagawin ng Diyos sa iyong hindi mo maintindihan sa ngayon. Hindi mo pa may drawing sa ngayon. Hindi mo pa alam sa ngayon.
Pero lahat ng gagawin ng Diyos sa iyo, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, alam ko at tiyak ako na lahat ng papangyarihin sa buhay mo ng Panginoon, yan po ay may magandang itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya, doon sa istoryang yon, makita po natin, minsan, na-appreciate lang natin ang Panginoon pag may mga problema. Huwag nawa dumating na kung saan, kailan ka nangihina, doon ka lang lalapit sa Panginoon. Lagi po nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Salamatan mo siya. Purihin mo siya. Balik mo ang glory sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya. Alalahanin mo ang dakilang ginawa niya sa iyong buhay. Salamat sa Panginoon. Dahil sa Kanya, tayo po ay nakapaglilingkod. At salamat sa pribilehyo na binigay ng One Heart sa pamamagitan ng Christ Baptist Church. Ang ministering ito, patuloy niyo pong ipanalangin. Marami pang maabot. At tayo po'y maging daluyan ng pagpapala at maging encouragement sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ako po ang inyong lingkod, Missionary Benjie Jaba-an ng Christ Baptist Mission sa Magallanes, Cavite. Maraming salamat po. To God be all the glory.